Ayun. Alright. Sorry, guys. Okay lang. Ano daw yung dumating na deliver? Pagdating na deliver, kasi guys, buo ako ng female car group. So, if pina-follow nyo talaga ako sa Instagram, malalaman nyo na mahilig talaga ako sa cars. So, nagpagawa ako ng stickers. Pwedeng bumili kahit boys. Pero kasi nakasulat dito, Hot Girls Drive. So, yung purpose nito talaga is para sa car group namin, tsaka sa mga girls na nag-drive. Pero kung gusto niya bumili, okay lang din. PM niyo na lang ako. So, ito siya. Yun, nice. Oh, wow, sana all may sasakyan. Ano bang sasakyan mo, Natsumi? Honda Civic 2000. Wow, parang ano, napaka well-established mo na, Natsumi, at a very young age. Ano na? Manual transmission. Manual. Okay lang yun. Okay lang yun. At least meron, di ba? Ako nga, wala eh. Tagal ko na nagbablog eh. Doon. Di ba? Okay, babalik tayo at sumi sa ating mga katanungan sa'yo. So, may mga nagtatanong ito pa. Nilista ko na eh. Okay, so nasagot mo na kung bakit ka naging ring girls. Okay, ito yung isa sa mga tanong nila kanina sa'yo. Anong dream mo, pangarap mo? For sure, meron kang pangarap sa buhay. Well, ang dream ko kasi talaga, in the future, i-represent yung country ko, which is Japan, sa Miss Universe. Hopefully, after 5 years, maging ma-represent ko siya. Pero, ayun yung ultimate dream ko. Pero, since sa Philippines ako, gusto ko i-pursue binibining Pilipinas. Maybe, the 3 years, magbibining Pilipinas ako. Tapos, if hindi naman ako palari, syempre gusto ko rin mag-artista, of course. Pero gusto ko lang din sabihin sa mga tao na yung bilang I'm not just, you know, physical or as you can say, beauty. I mean, hindi ko sasabi maganda ako, pero like, sana ma-realize ng iba na hindi lang ako ganda lang because I study well. So, di ba yung course to international, I've been pressured a lot since maliit pa ako sa academic relations. So, kahit nagtitrabaho ako or kahit yun, madami akong ginagawa, events, projects, hindi ko pa rin pinapabayaan yung pag-aaral ko kasi for me, iba pa rin talaga pag nakatapos ka ng pag-aaral. At hindi lahat ng tao meron privilege katulad ko na mapag-aaral ng mga magulang nila. So, very thankful ako about it. So, kung hindi ako magkaroon ng career sa showbiz or hindi ako mag-peak sa pageant, magtuhan ng pageant fans yung ako as binibining Pilipinas, edi pupursue ko na lang pagiging diplomat or gagawin kong pre-law yung course ko ngayon. Kasi pre-law naman talaga pwede ko i-pursue yung law school. Kasi yung mom ko gusto niya akong mag-lawyer. So sabi niya after college, mag-try ako mag law school. So, kung pumasa ako sa law school, pwede ko siyang ituloy, sabi niya, kahit mahal, gagastosan niya ako para maging lawyer. Yun naman yung mga bagay na, kung madami kasi yung options, kasi na-realize ko lang at this young age, hindi kasi pwede yung plans mo isa lang sa diretso. Kasi madaming bagay na pwedeng mangyari na isang iglap, may bagay na parang hindi mo matutuloy yung plano mo na isang, na ganun. Kung yes, totoo. Fit plan ka. Tama naman na may concrete plan ka, pero kasi not all the time it will work. So, dapat alam mo sa sarili mo na if this doesn't work, may iba ka pang kayang gawin, may iba ka pang magagawa. Kumbaga, may mga ibang plans ka pa pag hindi nag-work yung mga ibang plans. Para hindi ka masyado na burn out na parang, hala yung pangarap ko ganyan. Dapat, in short, dapat madami ka rin pangarap. Madami kang gustong abutin sa buhay mo. Para pag yung iba hindi mo naabot, alam mo yung iba, pwede mo pa maabot. Parang ganyan. Yeah, actually napakatalino mong tao. Natutuwa ako sa iyo kasi katulad nga sinabi mo, hindi ka lang face, hindi ka lang magandang mukha. So matalino ka rin. So talagang pinagbubuti yung pag-aaral mo at a very young age, naisip mo yung mga ganyang bagay na hindi ka lang dapat nagpo-focus sa isa kasi paano kapag hindi nag-work. So that's good kasi some of us na napunta sa ganyang edad, hindi namin inisip yun eh. Parang isang direction lang kami pero
since na ikaw naiisip mo yan, so naniniwala talaga ako na matalinong tao ka. And I do believe na you really have a bright future. At saka, hindi ka man mag-artista, mas sikat minsan ang mga vlogger kumpara sa mga artista. So okay din yun, pag nagsimula ka ng vlog. First ko naman yung vlog, ang dami naman kasi kukonvince ako ng mag-vlog. Pero kasi, pag mag-enter ka kasi ng isang bagay, kailangan all in ka. Hindi naman pwede lang ng ibang tao. Mag-vlog ka, mag-ganto. Kasi yung setup ko, sinaming kwarto ko, di ba? Para akong gamer. Pero, hindi ako nag-enter ng gaming industry or gaming scene kasi gusto ko yung kwarto ko kasi ganto lang siya. Hindi para sa games or para maging gamer ako. Ang dami nagkukonvince ako na, ay, pag nag-try ka ng gamer, baka mas manage career mo. Kasi dapat, pag pumapasok ka ng isang industriya, dapat gusto mo talaga sa puso mo. Kasi ang pangit naman na napipilitan ka para lang sa mga tao. Para yes, lang. Of course. So yung pag-vlog ko, nung nag-decide ako na mag-vlog na ako, mag-start na ako, na, like, sa puso ko talaga na, ala, gusto ko na mag-vlog. Hindi dahil sinabi ba or dahil dito. Dahil gusto ko na talaga. Yun yung nice. Gusto ko. Nag-enter ako something sa buhay ko. Kahit, ilang beses pa ako pilitin. Pag ayaw ko, ayaw ko. Pero pag dumating yung time na gusto ko, yeah. Okay yun. Nakaka-relate ako kasi ganyan din yung ugali ko. Parang walang makakapag-dikta sa'yo kung hindi yung sarili mo. Kapag gusto mo, gusto mo. Pag ayaw mo, ayaw mo. So, you have your own mind. So, that's good. May mga nagko-comment nga kanina na tanungin nga daw kita kasi yung background mo parang pang-gaming, which is yan lang pala yung setup ng kwarto na gusto mo. Gusto ko lang ng gandong setup ng kwarto. Kumbaga para sa akin lang. Gusto yes. ko gandong yan. May pagka-meticulous ka ba? Parang meticulous? Meticulous yung gusto mo perfect, yung ganitong bagay, perfect yung pagkakaayos, yung ganun yung meticulous. Ganun ka sa ba? Di naman. Lang, actually, kasi itong pag-upgrade ko ng kwarto, pinag-ipunan ko talaga siya. Kumbaga itong wow. gaming, binili ko yan, binili ko siya. Pero hindi ko kasi, kumbaga nung una, syempre isa-isa yung pinapalitan mo, parang naiinis na parang hindi bagay kasi yung dati kong setup is parang, dahil mahilig ako sa cars, dati kong setup talaga is more on puro car posters, ganyan, puro kotse yung mga kwarto ko, ganyan. So na nagpapalit ako isa-isa, parang pag tinignan ko, parang nakaka-OC siya, pero kasi sa akin din, like hindi ko naman kaya bilhin lahat all in one eh. Iniisa-isa ko siya bawat may project ako. Parang sinasabi ko sa sarili ko, bibilin ko tong cabinet na to. So next project ko, bibilin ko tong gaming chair, bibilin ko tong ganyan, ganyan. So isa-isa siya. So feel ko hindi naman ako like imperfect kasi na-realize ko rin eh. Hindi naman pwede isang baksakan, perfect lahat ng bagay. Kumbaga, pinaghihirapan din. Parang baby steps, hindi naman pwede nun ka agad sa taas, diba? So paakit-akit ka lang ako. Tama yan. Napakaganda ng mindset mo. And matanong ko lang, Natsumi, what's your zodiac sign? Kaya tanong din kasi kanina yun eh. Leo. Leo, ano ba ang Leo? Ano bang ang month birthday mo? July. Okay, July. Okay, so yan mga kabakal, para sa mga mahilig sa mga horoscope, Leo si ano, si Natsumi. And ito yung isa sa mga tanong nila. So sigurado masasagot mo naman 'te. May nagpapatanong, single or taken daw? Single. Oh, bakit? bakit pag single ba ako, ibig sabihin mo may problema sa akin? Wala naman, kasi yung mga mindset kasi ng iba, uy, maganda to, sigurado marami nang liligaw. Meron na to sigurong naibigan or napusuan. Parang ganun. Feel ko kasi ngayon ha, Ale. Feel ko wala ko nakikita ng guy na parang deserve kung sino ako or yung maturity level ko or kung ano yung career. Wala po nakikita na deserve niya na maging boyfriend ko. Yun lang para sa akin ha. I mean, hindi naman masama na taasan yung standards mo kung kaya. Walang problema dun. Ayun. So siguro yun yung reason kaya bakit wala akong boyfriend. Kasi choice ko na wala naman ako nakikita na okay sa ngayon. Saka that's good. Naman, diba? Like, pag andyan naman. Tama. Di mo kailangan magmadali lalo na marami ka naman ding mga pinagkakaabalahan. Pero, ito yung sa mga tanong nila. What's your dream guy? Meron ka ba nun? May dream guy ka ba? May, actually, ever since, like,
lagay na ako na, hindi ko dapat to ini-spill eh. My gosh. Parang... Ah, oo, no, tama. Hindi, ano lang, parang yung... Idea lang. Siyempre, may height requirement ako, pero... Wow, okay. Ano ang height requirement? Hindi ko alam kung ano yung height requirement ko. Sabi ko na lang, mas matangkad sa akin yung guy. Tapos... Alright. Possible na. Ay, gusto ko sana na ano na siya. Hindi na siya sana student. Ganyan. Kasi... Yeah. Pag student kasi parang medyo, hindi nag-match yung maturity level namin. Kasi, kumbaga, mostly, syempre pag student. I mean, student din naman ako, pero kasi, student ako, pero alam ko na kung paano magtrabaho. So, mas maganda sana yung partner, yung trabaho na, kasi mas makaka-relate kami sa business. Yes. Mas older sana, around, pwede 4 years to 6 years na older sa akin. Mas bet ko talaga mga older guys, kasi, sa pag-iisip ko lang talaga. Ayoko lang talaga sa mga bata na. Ayoko lang nag-aalaga ng boyfriend gano'n. Yes. Yung normal. Ay yung ako sa guy. Tapos, syempre gusto ko educated na tao. Tapos, maayos na pinagdalingan na sa akin. Ano ba? Stable. Syempre, part na yun. So, pag-working ka, syempre stable ka sa akin, diba? Yung iba kasi, baka ma-heartbroken kayo. Pero yung mga plus points ko kasi sana is galing sa magandang university. Of course. Mm-hmm. Kasi galing ako sa magandang university, De La Salle University. So, it's not bad na mag-wish ng someone. Galing sa magandang university. Oo, wala namang masama dun. Kasi at least kahit paano, alam mo yung gusto mo. At... Well, actually, magandang ano rin to ah. Maganda rin to kasi kahit papano, yung mga ibang humahanga sa'yo, malay mo, nasa paligid mo lang, mamimit mo, alam nila yung ano, yung ideal man mo. So, yung mga pandak, pasensya na, bawal po ang mga pandak. talaga. Tapos, 2 years to 6 year older. Above than that, paano kapag above than that? Kunyari mga 10 years or 15 years. Kung hindi naman halata, baka pwede natin. Alright. Okay. Okay, maraming salamat kasi natatawa yung mga nag-aalit na nag-comment. Maraming salamat about dyan, that's Sumi. Alright, and then, syempre, stable, dapat talaga. So, yun, di natin kailangan tanungin kung, ayun pala, may nagtanong kanina. Hindi ko alam kung unfair ba yung tanong na to. Sabi mo na lang sa akin kung unfair o hindi. Kasi nagtanong sila, hindi mo sa akin ang galing. Funny pero hindi guwapo. Guwapo pero hindi funny. Parang ganun. Guwapo na funny. Yun nga eh, di ba? Dapat talaga eh. Hindi yung pwede. Hindi nga, unfair nga eh. Guwapo na funny. Kasi... Siyempre. I mean... Bakit ka naman mag-settle sa... Bakit ka mag-settle kung kaya mo? Yes, tama. Know your worth. Ganun lang yun eh. Hindi tayo mag-aano sa bare minimum or hindi tayo yes. Dun sa tao na okay lang. Nakakatawa siya dun. Kailangan... Ako kasi ah, for me, gusto ko talaga complete package. Hindi naman masama na maging magka-high standards. Kasi kaya ko naman alam ko kung ano yung dinadala ko. Alam ko yung what I bring to the table. So, gusto ko, kung ano yung kaya ko i-bring sa table. Dari, good career, good university, good name, or siyempre, good, yun na yun, guys. So, gusto ko, sana ganun din. Yes, and katulad nga sinabi mo, know your worth. If you believe na yun yung worth mo, then you deserve. Diba? Yun lang yun. So that's fine. Walang problema dun. Mabuti nang meron kang pangarap, mataas yung standard mo kaysa wala kang standard. Diba? So that's fine. Okay yan. Okay. And nagtatanong sila. Actually, never ko pang natanong to, pero gusto na itanong, ano daw ang vital stats? Is this okay to answer? Siguro okay lang kasi sa mga secrets nakalagay. Pero... Mm-hmm. 36, 26, 36. Honestly, hindi ko alam kung saan yung mga numbers na yan. Honestly, wala akong alam dyan. Pero 36? 26, 37. Alright, so yan mga kabakal. 36,
24. So, 24. Yun, nagpapapayat ako ngayon. Yung ba yung sa waistline, yung 24? Oo. Gusto ko 24. Ano lang yan. Nag-go-workout ka naman, di ba? Nag-workout. Oh, plus, nag-add ka pa ng MMA. Mm-hmm. Mabilis lang yan. Ano ka lang, iwasan mo lang yung mga sweet foods. Yung mga matatamis. Mahirap eh. Okay, and then, may tanong, what's your favorite, most favorite food? Is it Filipino food or Japanese food? Tapos specific food na favorite. Wait lang. Pwede ba, bawat sa isa na lang? Bawat isa. Oh, sige. Favorite sa Japanese food and sa Filipino food. Oh. Favorite ko sa, ano, sa Filipino food is sinigang, tsaka sisig. Tapos, sa Japanese food naman, karage, chicken, katsudon. Oh, wow. Sa sinigang, hipon or baboy? Or baboy, oh. Baboy talaga. Hindi mo gusto yung seafood? Gusto naman. Gusto ko naman. Kaso magkaiba kasi yung lasa niya. Pero kasi, ang mas bet ko na sinigang talaga is sinigang na baboy. Parang, yun yung parang taste ng rum eh. Parang taste ng Philippines. Tama. Kasi, ano talaga yan eh. Filipino dish talaga yan. Yung ano, sinigang. Okay. Height and weight again. Ang weight ko, oh my gosh, hindi ko na alam. Pero ang height ko, 5'6". 5'6"? 5'6 ko. Pero usually, kiniklaim ko na 5'7 ako. Pero kasi nung last, nung kinukatan ako ng original super, 5'6 ako. Pero, ayun, 5'6. Oh, kasi medyo mukha ka matangkad sa personal eh. Pero 5'6 ka lang pala. Siguro dahil sa suot mo na, ano, na shoes siguro. Tama ba? Or boots. And then, celebrity crush, local and international. Do you have? Crush na local. Yung crush ko talaga, si Diego Loyola. Diego. Hindi ako familiar doon. Saan siya? Child 2, Child 7? Marco Gumabao, Diego Loyola. Yon, Marco. National. Hindi ako masyadong pero Tom Cruise. Oh, wow. Hindi ka mahilig. I was expecting yung mga gaytong edad kasi ngayon mahilig sa mga K-pop eh. Hindi ka mahilig sa ganun. Hindi ako mahilig sa K-pop. Wala akong masyadong kilalang K-pop. I mean, kung magkakaroon ng quiz bee, tapos papasabihin ako ng pagbigay ako ng isang name K-pop, wala akong masasagot. Ganon tipo. Talaga. Alright, sige.